guide you into all truth. Not only he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, that whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Sumahod ang trabaho niya. Now, habang nagawa niyo din eh, maminaw ka, the Holy Spirit will bring that words or statement to your heart. And then, ikonsensyahon niya pa ako, kung saan naman. Sige ka pa, kung natungog mo ng mensahe, mabawal niyo, o kaya hindi pa ngayon. So, pag nakumbigta ka, mo-repent ka, mingon ka, Lord, I'm sorry. Sometimes, kung nag-hatag ko, altar ko, mag-forward ka, mamayon ka sa'yo. Balik. Now, sunod yung adlaw na naman, walang kadyakon, hantod repentance ka lang, hantod, altar consecration ka lang, pero kapulin mo, mga kadyakon ang tinaboy mo. That's not true repentance. And you are sinning against the Holy Spirit. Amen. Imo kasi pala, ang balang spiritu kasi, ginsulto mo, ikonbikta ka na niya, tapos sana, sige na niya, mo repent ka, pero dili, imo kung sa inyong kinabuhin. What happened? Muabot ang time that God's Spirit will cease to convict you. Alright. Muundang ang pagkonbikta. May mga membro sa simbahan na naa sila, but they don't feel the power of the preaching. They don't understand. Walang ka-apil-apil sa ila. Makita nila ang mga tuwa, nag-aimin na hallelujah, may nag-ahilak na, pero sa ila wala ka. Why? The Holy Spirit is no longer worthy. Why? Wala na nagkabaho ang Holy Spirit. Nakita mo na sa panahon ni Noah, Genesis chapter 6, Genesis chapter number 6. Nasayon naman ta, nagibaha sa Ginoo ang kalibutan. It destroyed it with universal flood by ang tao. Sa verse number 5, God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only what? Evil continually. Grabe na, no? Sa verse number 12, God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. So yan ang kondisyon ng kalibutan. Walang Diyos-Diyos na, walang panahon ang Ginoong simba, walang panahon ang Ginoong mangitang Diyos, walang panahon sa prayer, puro tanang kanilayan, puro tanang evil, puro tanang kahit sa pangunang-unang lang, puro tanang mga kalaswaan, kagumihan, tanang na klaseng ginunang-unang sa tao, tanang binuang, tanang mga kadaugan. And God saw that! Nakita sa Ginoong tanang. In fact, nagamit ang word repenting, nag-change ang mind sa Ginoong, mamagitugan niyang tao. Na sa kabila, sa taliwalak ng kaayo sa Ginoo, na dito gikan sa Garden of Eden, ginanuman yan ang mga kahoy na lukaan nila ang tao na ito, and live forever, and yet ang tao nagpakasala, and yet ang tao instead of obeying God, gisunod ang yawa, gitamas-tamasan sa yawa ang kalibutan, nagubahan ang tao, hanggang nagpakasala sila, and at the riches in the very throne of God, nagtungog sa Ginoo, nakita sa Ginoo, ang kondisyon ng kalibutan na walang evil contemplation. Amen. Amen. And because God is holy God, God is a righteous God, hindi niya pwedeng pasantan na mag-inaman na lang ang kalibutan na hukawan sa yawa. Therefore, God decided to stop all sin, to finish all transgression. Nagpadala siya ng itawang kalunod. But there's a verse that I would like you to see here. Verse number 3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men. Ang aking espiritu hindi kanunay maga. To strive means to, you know, deal, to request, para
makiusap ang Ginoo. Nauna agad ang Ginoo bang mo mukugod ka na to? Ang Ginoo parang mamitag po abi para lang duwasuro kita? We are all corrupt. Nung nakita sa Ginoo, and because of His love and mercy, iyan yung panagang iyang anak para mamatay. Who are we that God has to die for us? Amen. And then humaan nga matawag tapos siya, humaan nga ang angko na itong kasinuhan na palangit na tayo, na wala ng kamatayan, na we will live with God for all eternity. Here we are, nagpadayong pagpagkakahit, nagpadayong ng rebellion, nagpadayong sa sala, nagpadayong sa backsliding. What kind of Christian are we? Right. Nasing Christian na. Sa kabilang sa kayo sa Ginoo, inalaong natin siya. That's why God said, I will turn your life to curse if you will continue to disobey me. Ganahan ka ba matundong kinabuhi mo? Ganahan ka ba mawalang panalangin yung kinabuhi? Walang normal na tao na gusto nila. But God cannot help. Hindi ka taba ang Ginoon kung ikaw mismo upili ng tungkol. Amen? Pili ang panalangin. We will talk about that in the next future. How to make your life a blessing. Inukuha ka itong ulo.